Weng Weng, ang pinakamaliit na action star ng Pilipinas. Ernesto de Guzman de la Cruz, umas kilala bilang Weng Weng, ipinanganak noong September 7, 1957. Si Weng Weng ay isang artista, stunt performer, martial artist at kauna-unahang international celebrity ng Pilipinas na nagkataong isang maikling tao sa taas na 83 cm o 2 feet and 9 inches. Ipinanganak siya sa Baclaran, Paranaque na may primordial dwarfism condition. Nagsimulang mag-ehersisyo at mag-aral ng karate si De La Cruz. Noong kalagitnaan ng 1970s, napansin si De La Cruz ng mga producer ng pelikula na sina Peter at Cora Caballes ng Liliu Production na gumawa ng kanyang screen name na Weng Weng. Ipinanganak si Weng Weng kina Felicito Jose De La Cruz, isang electrician, at Rita de Guzman de la Cruz, isang labandera. Gaya ng inilarawan ng kapatid ni de la Cruz na si Siling, ang maagang buhay ni Weng Weng ay naging ganito. Noong buntis ang kanyang ina, hindi niya alam hanggang sa ipaalam sa kanya ng doktor. At nang siya ay nanganak, ang kanyang sukat ay kasing liit lamang na bote ng Coke. Ang kanyang premature state ay nag-obliga sa mga magulang ni De La Cruz na ilagay siya sa isang kahon ng sapatos sa ilalim ng isang ilaw bilang isang pasimulang incubator na pinapakain sa pamamagitan ng isang dropper. Sa isang kondisyong medikal na kilala bilang primordial dwarfism, naging sanhi ito ng pag-abot ni De La Cruz sa taas na 2 talampakan at 9 pulgada lamang. Bilang debotong katoliko, ipinakita ng ina ni De La Cruz ang kanilang debosyon sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibihis at pagpaparada sa isang batang De La Cruz bilang Santo Niño bawat taon para sa taunang Baclaran Parade. Naging tanyag si De La Cruz ang kanilang kapitbahay at pakiramdam ng kanyang ina na si Rita na parang artista ito. Noong 1968, namatay ang ama ni De La Cruz matapos mahulog sa hagdan sa trabaho. Bata pa lang si Weng Weng ay nabighani na siya sa mga action films at sinimulan niyang pag-aralan ang mga ito. Nagsimulang mapansin ng mga kapitbahay ni De La Cruz ang pag-akyat niya sa mga sampayan ng damit habang nag-acrobatic at pull-up. Si De La Cruz ay sumali sa klase ng karate kung saan mabilis siyang natuto at napahanga ang kanyang instructor. Kaya ang instructor ay nagsagawa ng mga demonstrasyon kasama si De La Cruz upang itaguyod ang paralan. Sa isa sa mga demonstrasyon na ito, napansin si De La Cruz ng producer at aktor na si Peter Caballes ng Liliu Productions. Ang ina ni De La Cruz na nahirapang magpalaki ng 5 lalaki ay pinayagan si Peter at ang kanyang asawang si Cora Ridon Caballes na kunin si De La Cruz sa ilalim ng kanilang pamamahala para sa isang karera sa pelikula. Gumanap siya ng mga supporting role sa pelikula at ito ang kanyang unang pelikula kasama si Ramon Zamora sa Chop Suey Meets Big Time Papa 1978. Ang unang lead ni De La Cruz sa action film spoof ay ang Agent 00 1981 at sinundan ng 2 sequel. Ito ang naging pinakamalaking papel ni De La Cruz kung saan ipinakita niya ang mga kasanayan sa mga stunt at martial arts. Ang sequel ng Agent 00 na For Your Height Only 1981 ay naging isang international star si De La Cruz at nagbigay sa kanya ng katanyagan upang maging isang natatanging figura sa sinehan. Matapos ang lokal na pagpapalabas nito, nag-organisa ang unang ginang na si Imelda Marcos ng isang bonggang film festival sa pag-asang maitanghal ang pelikulang Pilipino sa mga dayuhang distributor. At ang nangyari, ang For Your Height Only ay bumenta ng malaki kaysa ibang pelikula sa mga banyaga, habang si De La Cruz ay ang mediatic center of attention at breakthrough celebrity, biglang sikat, ika nga. Sa Pilipinas, ito pa rin ang kanilang pinakamataas na export na pelikula at sa loob ng kanilang acting community ay hindi pa nangunguna sa international si De La Cruz. Kasunod ng kanyang tagumpay, lumabas si De La Cruz sa 3 pelikula, The Wild Wild Weng 1982, The Impossible Kid 1982, ang kanyang huling pagganap bilang Agent 00, at The Cute, The Sexy, and The Tiny kasama sina Berting Labra at Pia Moran.
Nagkaroon siya ng 13 kredito sa pelikula bilang aktor mula 1976 hanggang 1984. Naging kaibigan din ni Weng Weng ang mga Marcos. Nakilala niya ang mga ito dahil si Cora Caballes ay pamangkin ni General Prospero Olivas. Binigyan ni dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edrelin Marcos si Weng Weng ng titulong agent. Inindorso niya si Marcos para sa snap election noong 1986 at ito na ang huling pagpapakita ni Weng Weng sa publiko. Si Weng Weng ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang kasintahan o karelasyon gaya ng pinatunayan ng kanyang kapatid. Isa pa sa mapapansin kay Weng Weng sa mga pelikula niya, bihira o talagang hindi siya nagsasalita dahil sa kawalan niya ng kakayahang magbasa at magsaulo ng script. Bagamat magaling talaga siya pagdating sa fighting at martial arts scenes. Nagretiro sina Peter at Cora Caballes sa paggawa ng pelikula noong 1987 at bumalik si De La Cruz sa kanyang bayan at namuhay sa kahirapan sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang ina at kapatid na si Danny. Na-stroke si Weng Weng na naparalisado ang kalahati ng kanyang katawan na dinanas niya hanggang sa kanyang pagpanaw noong August 29, 1992 kung saan inatake siya sa puso. Siya ay nahulog mula sa kanyang kama at natagpo ang walang malay. Isinugod si Weng Weng sa ospital kung saan siya binawian ng buhay. Ang opisyal na dahilan ay atake sa puso dahil sa hypertension. Siya ay 34 years old. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Pasay City Cemetery. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.